guys, welcome back to my channel. Gusto niyo po ba na kayo po ay suswertihin ng inyong buong pamilya? Alam niyo po ba ang mga magagandang ritual para po lahat po kayo ng inyong buong pamilya ay suswertihin? Kahit anuman ang inyong mga pasukin ay hindi po kayo sasablay. Dahil ito po ay napatunayan ko na, nung ako po ay wala nito, sablay po ng sablay lahat ang mga aking pinaggagawa. Pero nung ako po ay gumawa nito, ay talaga namang dire-diretso po siya. At kumbaga, parang laging tama ang aking ginagawa at lagi ako sinuswerte kung ano man ang aking mga pinaggagawa. Ito po ay ilan sa mga pinakamabisang pamamaraan para po tayo ay swertihin ng ating buong pamilya. Kung sino po mga nakatira sa ating tahanan, suswertihin po yan ng ating buong pamilya. Ang ritual na ito ay para po sa inyo. Today is gonna be a little something more. Special thing in store. The light bulb inside my head said, get up and play. Cause you never feel this way. It's my lucky day. Kung kayo po ay naniniwala sa mga ganyang ritual, ay mainam po na gawin nyo ang mga ritual na ito dahil ito po ay naganap sa akin. Kaya ang aking po mga sinishare sa inyo ay base sa aking mga karanasan. Nung wala pa po ako mga ganito, ay ako po ay laging failed ang mga pinapasok ko. Ultimo negosyo, bagsak ng bagsak, kaya nga po, kada halimbawa makikita ito ng aking kapatid, sasabihin, nakaw, yan na naman. Lugi na naman. Kumbaga, ano, magninegosyo ka, lugi na naman. Or kaya, ano, anong papasukin mo? Sablay ka na naman. Lagi na lang panay kalokohan ang ginagawa mo. Ganun po ang mga nasasabi sa akin dati. Dahil laging failed ng failed, hindi po ako gumagawa ng ganito ritual. Pero nung ginawa ko ang ganito ritual, ngayon, sila ay nagtataka. At ganun din yung mga nakakilala sa akin, kung anong nangyayari at bakit daw po ako nagkakaroon ng ganito, kung paano ko daw po nagawa yung ganito, at ganun din po yung mga kasabayin ko na din po sa pagbibideo. Tinatanong po ako kung paano ko daw po na-achieve to, paano ko daw po ako nagkakaroon ng ganyan. Ang dami po mga katanungan, isa lamang po may sasagot ko po sa inyo, eto ritual ang aking ginagawa at kailangan ay focus lamang ang pagganap at kayo ay maniwala na kayo po ay suswertihin base sa inyo pong ginagawa ritual. Dahil ito po aking pong ginagawa. Imagine niyo po, ang dami ko nang nalalaman ng mga pampaswerte, pero pag ako po ay may narinig na bago sa aking pandinig, ito po ay hindi ko pinalalampas. Ako po ay ura-uradang gumagawa kagad niya. Kagay ng nanay ko, nahapyawan lang ako ng konti. Naisip ko, parang bago yun ah. Tapos yun, nang nakita ng nanay, aba, nagkaroon ka kagad. Kaya sabi ng nanay, grabe talaga pagdating sa mga pampaswerte. Ay talaga namang grabe talaga ako pagdating sa mga pampaswerte dahil ito po ay naganap sa akin. Ako po hindi maniniwala sa ganyan kung hindi po naganap sa akin. Kaya kung ako po sa inyo ay minumungkahi ko kayo na gumawa kayo ng ganito dahil basta wag lang kayo maiinip kasi ang nangyari po sa akin, ako po ay nainip. Kaya parang magsi-six months na ng akin na achieve yung mga pinapangarap ko at labis-labis pa sa akin inaasahan. Pero may mga bossing ako 3 days pa lamang na a-achieve na nila ang mga swerte dahil sila po malamang ay busy sila basta gumawa lang sila ng natumbok nila. Kumbaga, nakaano sila, hindi man chambam, pwede na rin naka-chambern sila ng ganong kabilis. Pero kasi sa akin, ay magsi-6 months pa bago ito naganap. Ito po ay isa sa mga pinakamagandang ritual na gagawin niyo po sa inyong tahanan para swertehin ang inyong buong pamilya. Kasi alam niyo na, pag nagkaroon ng problema ang isa, damay-damay po yan, lalo-lalo na kung isang ano po kayo, kumbaga isang bahay lamang kayo na uwi. Napakahirap po ng ganyan. Yun nga po, may sakit lamang ang isa, ay lahat po eh. Kumbaga lahat mapupuyat, lahat mamumblema. Kaya kailangan pangkalahatan na po ang ating pong ritual. Ano po kailangan natin? Picturean po natin ang larawan ng ating tahanan. Oh, picturean niyo po 'yan at pagkatapos maganda ipa-develop niyo po 'yan ha. At pagkatapos po niyan ay pag napa-develop niyo na 'yan ay ihanda po natin ang plato. Ganon din po ang susi. Kahit anong klaseng susi, kahit yung luma-luma na susi na hindi nyo ginagamit, ay pwede na po yan. Susi, at ganon din kailangan natin ng dilaw na kandila, at kailangan natin ng asin. At pagkatapos po yan, kumuha din po kayo ng papel, at date isulat nyo, tapos
pangalan ng mga lahat ng tao na nakatira dito, pangalan at ipilido, tunay na pangalan at hindi pwede ang nickname. At pagkatapos po niyan, pag nasulat niyo lahat, lahat ng kahilingan ninyo, ng katuparan sa lahat ng mga pangarap ninyo sa inyong buhay, at pangalan ng sinong gumagawa, bagos lagda. At pagkatapos po niyan, tupiin niyo po ito ng pipis na pipis. At ito ay ilalagay ninyo sa isang plato, kumuha kayo ng platito, ipapatong niyo po siya doon. At pagkatapos, yung larawan ng inyong tahanan, isulat niyo yung mga nakatira dito, tunay na pangalan at ipilido. Ayan, lahat isulat niyo po sa likod ng inyong tahanan. At pagkatapos, ilagay niyo po dito sa tabi ang susi. At pagkatapos po niyan, ay budbudan niyo po ito ng asin, yung plato. Budbudan niyo po ito ng asin at pwede rin po yung mismong yung plato, diba nasa gitna po yung platito. Doon nyo po, budbud nyo rin po doon para double sealed po siya. Malayo po kayo sa anumang mga kapahamakan. Yan po ay kahit anong mga suliranin na inyong pagdadaanan ay kaya-kaya nyo lampasan, or kaya yung mga suliranin na ito ay hindi nyo makamtan dahil nakasealed na kayo. Kumbaga, meron kayong protection at instead na kayo ay malasin, kayo po ay dadalhin po niyan kung saan po kayo suswertein. Buong pamilya po yan. Meron ako naturoan ng ganyan, hindi pa po ako nagbibideo noon. Ako po ay nagbabahay-bahay pa, nagpupunsoy kami na aking asawa, yan po aking kasakasama lagi. Siya po ang mga taga-bit-bit nitong aking mga materialis na ito. At tapos ako nga po parang 7 years ago or 10 years ago, may pwesto po ako sa mall. Tapos nagtitinda po ako ng mga pampaswerte, at kapag ako ay nagpupunsoy, kung ano yung mga yun, nire-recommend ako na maganda ito, ilagay mo sa inyong tahanan, ganun-ganon. At kumbaga, gamay na gamay ko na po yan, dahil yan po ay gawain ko ng 10 years ago na nakakalipas. At kumbaga ito ay ina-apply ko muli nang mula nang ako ay tinapik nga po na hindi ko na ginawa to mga ganito. Wala kahit anong protection na meron po ako ng 2018. At talaga naman, kumbaga sobrang naging pasaway. At ngayon po, ito na ay nagaganap sa akin na mula in-apply ko ng pagsalubong ng 2019. Ay talaga nagsunod-sunod ang blessing sa aking buhay. Kaya naniniwala po ako sa mga ganito ritual. Dahil ito po naging dahilan kung bakit po nagdire-diretso na yung swerte sa akin. At ganun din po sa aking negosyo, na talaga namang hindi ko akalain na dati failed ng failed. Kaya nga sabi po sa akin ng aking pamilya, ay papasok ko na naman sa mga ganyan. Laging lugi, laging na lang, kumbaga pinapagod ko lang sarili ko, at in the end ako po ay lubog pa sa utang. Kumbaga kaya lagi ako nasa sermonan, pero naunawaan ko sila dahil kahit nga po sarili ko noon ako ay problemado dahil hindi ko alam, laging pild ang aking ginagawa. Kaya nung ako nga po ay nakapasa sa YouTube nitong 2019, kaya sabi ko nga po sa inyo, dadalhin kanya ko saan ka mapapaigi ang iyong buhay. At marami rin akong bossing na manunood na sila ay sinuwerte sa pamamagitan ng ganyang ritual. At meron din po akong mga napunsoy dati at napapanood na nila ako ngayon, at natutuwa po sila dahil sabi po nila mas dumadami ang kanilang kaalaman, at okay naman po ang naganap po sa kanila nang ginawa nila itong ritual na ito. Ito ay yung inyo pong pinggan, ilalagay nyo po ito sa ilalim ng inyong kama. Hayaan nyo lang po siya doon. Good for 1 year po yan, tapos palitan nyo na lamang po ito sa pagtungtong ulit ng 2021. Napaka-epektibo po niyan. Kumbaga, nakasealed na kung sino yung mga tao na nakatira po doon. Tapos, syempre, yung ating kandila, maghihiling po tayo dyan sa kandila. Yan po ay liwanag ng ating buhay tungo sa ating tagumpay. Bago nyo po yan bubuksan, ay ganun din po ulit. Kayo po ay mag-uukol ng panalangin. At lahat ng mga panalangin, lahat ng mga nakatira doon, ay sasabihin nyo po dito ang mga pangarap po nila. At ganun din ang pangarap nyo sa kanila. Makatapos sila ng kanilang pag-aaral. Magkaroon sila ng maganda bukas. Pagkatapos po, sabihin niyo po rin dito na malayo kayo sa lahat ng kapahamakan, at lahat ng uri ng karamdaman ay hindi dumapo sa inyo, at never kayo magkaroon ng sakit. Ganyan na, mga derechahan na po ang mga panalangin. At pagkatapos po, lahat ng mga pangarap niyo ay matupad sa inyong buhay. Ganyan po. At pagkatapos, sisindihan nyo na ito pagtapos na kayo ng panalangin sa inyong kandila. At pagkatapos, hayaan nyo lamang po siya na masinagan sa pamamagitan ng sinag ng araw sa umaga, 6:37 hanggang alas 8 ng umaga. Alam nyo naman po na mga ganyan po ang mga ritual na lagi ko tinuturo sa inyo, dahil yan po ay napaka-epektibo at yan po ay naganap sa akin. Yan po lagi-lagi ako nagre-release ng sama ng loob hanggang sa totaling wala na. Nung ako'y nagulat na lang, wala man lang akong kahit kanino, wala ako sama ng loob. Tapos
po kasi, mainam po kasi, pag, bago po kayo gumawa ng ritual, wala po kayong sama ng loob ha, para tumalab po ito. Kung kayo po ay maraming sama ng loob, kabigatan ng kalooban, lagi nyo po tatandaan kung ano pong kabigatan ng kalooban, ay kabigatan din ng daloy ng swerte na ating buhay. Kung kayo po yung tao na hindi tumatanggap ng opinion ng iba or kayo ay hindi nyo kayang alisin ang sama ng loob sa inyong kalooban, huwag na po muna kayong gagawa ng ritual kasi parang wala pa ako nakitaan na marami siyang sama ng loob na natutupad yung mga pangarap niya sa kanyang buhay. Siguro maaring dahil nga po doon sa marami siyang sama ng loob, kailangan i-throw away nyo po muna yan sa may silangan at sabihin niyo po sa araw ay tinatapon ko na lahat ng kamalasan ko sa aking buhay. Parang may dinadakot kayo sa inyong puso at tinatapon niyo na lahat-lahat ang sama ng loob ninyo, lahat ng kamalasan niyo itinatapon niyo na at huwag ka na muling babalik pa. Hayaan. Lagi ko po sinasabi sa araw, sinasama ko na at ikaw na ang bahala, sinasama ko na sa pagsikat mo ang aking buhay. Ikaw na ang bahala sa aking buhay. Sama mo na sa pagsikat mo araw. Laging ganun-ganun, araw-araw, ganun po ginagawa ko. Kahit po, kahit anong araw, basta everyday, ganun po, nagdadasal po ako. At yung, ganun din pa sa mga ilang kong bossing na manunood na talagang, or kayong lahat ng mga bossing ko, sasabi ko, lahat po ng mga bossing ko manunood, kayo na po ang bahala sa kanila, gabayan nyo po sila, at tuparin nyo po lahat ng mga pangarap nila sa kanilang buhay. Ganun po, lagi ko po yung dinadasal araw-araw. Sinasama ko rin po ang mga bossing ko manunood. Ngayon po, yan po isa sa mga pinakamagandang proteksyon na ating buong pamilya para matupad ang mga pangarap po natin sa ating buhay dahil yan po ay naganap po sa akin. Sinishare ko po ang aking po mga kaalaman sa mga ganito base po sa mga naganap po sa akin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood and don't forget to subscribe my channel. Salamat mga bossing. Lagi nyo po tatandaan ang numero uno po makakatulong po sa atin ay ang Panginoon, tapos sabayan po natin ganito ritual, tapos sabayan po natin ng sipag at tiyaga. Yan po ang pinaka numero uno para po tayo ay umasenso sa ating buhay. Yun lang po guys, salamat po.